Ang iba, hanggat maaari, ayaw paghaluin ng pera at pag-ibig. Ang babaeng ito, proud aminin na ang 10,000 pisong ipinampuhunan niya sa kanyang negosyo, hiniram niya sa kanyang jowa. Pinahiram niya pa ako ng pampuhunan. Ang inutang niyang 10,000 pesos kay jowa noon, ito na ang katas ngayon! Cosmetic line, clothing line, milk tea shops, at sariling bahay at lupa. Paano nga ba magiging sabay na matagumpay ang career at love life? Alamin natin yan sa vlogger at negosyante na ngayon na si V. Cortez. Hi mga baby! At ang jowang hiniraman niya, walang iba kundi ang vlogger din na si Lincoln Velasquez na mas kilala sa tawag na Kong TV. Wow! What's up sa inyo? Pero bago ma-reach ni V ang success, talaga namang the struggle is real. Lumaki sa bahay na ito sa Laguna, ang pangalawa sa magkakapatid na si V. Merong time na hirap, yun yung kinaka-proud ko sa magulang ko. Na kahit anong dagok ng buhay, no, hanggat maaari, sila na lang yung aako. Para makatulong sa pamilya, naglako siya ng gulay, baboy, at itlog. May nakita akong classmate ko. Gusto kong magtago kasi nakakahiya. Nag-open up ako sa ate ko. Ate, nakita akong classmate ko, nahihiya ako. Sabi ng ate ko, bakit mo ikakahiya yung bagay na magpapakain sa'yo? Ang hirap pala. Parang ayoko na. Ngunit ng mga panahong yon, may napapanood daw siyang vlogger na talagang nagpangiti sa kanya. So ayun pa, no? Walang kuryente, mga paa! Si Kong TV. Is this for real? Is this real life right now? This is afterlife? Crush ko siya na may halong takot. Chinat ko siya, syempre crush ko siya. Nagulat ako kasi sino tong magandang dilag na nagchat sa akin. Pero na nagkakausap na kami, ano ba mapagkakatiwalaan kaya to? Sabi ko, ang ganda nito ha! Nakita ko siya sa personal, mas maganda! Pagkakita ko sa kanya, inilove ko na agad. The rest is history after nun. As time goes by, marirealize mo, ito talaga yung taong para sa'yo. Kinalaunan, huminto raw si V sa pag-aaral para makatulong sa kanyang pamilya at nag-ahente siya ng mga sasakyan. Ang first na bigay ko sa kanila, 1,000. Tapos feeling ko, breadwinner na ako nun. Ang hirap makabenta! Pinaka-big boss, sabi niya. Ikaw V, pupunta ka lang ba dito para magkilay? Sinong mas madrama! Hanggang ang nobyo niyang si Kong, niyaya siyang mag-vlog. Madalas kaming nagkakalayo. Umisip ako ng way para lagi na kami magkasama. Pakasalan mo na ako. Wala kang valid ID, papakasal. Naniwala lang din ako na balang araw may mangyayari. At syempre, pag may mangyayaring maganda sa'yo, syempre, ang gusto mong kasama mo, may mga mahal mo sa buhay. At dito na nabuo ni V ang sarili niyang channel. Hi, this is V! This is my first ever video. Sa totoo lang, nung sinimulan ko siya, hindi ko alam kung bakit ako nagbablog. Sobrang anghang niya pala talaga. Yung mga kasama ko tulala na. Ano masasa... Kadiri! Naman! Naano ako sa mga nagbabash. Naging boyfriend mo lang naman yung si Kong kasi may pera. Siguro akala nila sobrang yaman mo, mahal. Sinong mas kuripot? Hoy, alam natin dalawa. Hindi nila alam, mula pang kita talaga si Kong. Kami na. Next question. Na-attract ka pa ba? Sa iba? Sa gwapo mo yan? Yes? Or no? No! Pero sa totoo lang daw, ang vlogging naging stepping stone niya para tuparin ang tunay niyang pangarap, ang maging negosyante. Mahilig ako mag-makeup. Nagtitinda ako noon pa ng gulay, naka-makeup ako. Sabi ko, ang gusto kong ibenta yung hilig ko. May nagpadala sa akin ng tint. Nung sinubukan ko, gandang-ganda ako, friend. Sabi ko, ma'am, gusto ko to. Gawan mo ako, magtitinda ako. Doon nag-start. Dito na siya nangutang ng 10,000 pesos kay Kong TV. Sabi ko sa kanya, kung hindi rin naman niya ako mapahiram noon, okay lang. Try kong maghanap sa iba kong mga kaibigan. Hindi ako nahiya eh, dala ko mga tin. Susuportahan kita. Kasi yun yung nakikita kong talagang balang araw magiging success. Si V, pinagsabay ang vlogging at pagbe-business.
Yun nga lang, nasangkot siya sa kontrobersya. Nagulantang na lang talaga ako after nung event. Ine-expect nila na benta, hindi nila na-reach. Reklamo sila doon sa partner ko at sa akin. Marami ako din natutunan doon. So sa mga merchant ko na nagkaroon ng problema, babawi ako sa kanila. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, pamilya at ni Kong TV, si V unti-unting bumangon. Mas pinalakas ang kani-kanilang mga channel. 1,000,000 kinemen na ako sa YouTube. Hanggang ipinanganak na rin ang Team Payaman. Meron akong kwento! Hindi niya ako binaby eh. Pinatayo niya ako sa sarili kong paat. Kung tutuusin, pwedeng asahan mo na lang siya eh. Natutunan ko na kahit kami, dapat meron kaming sariling buhay pa rin. Pag nabili ko ng bahay nila mama, bahay naman natin, pag-iipunan natin, di ba? Ayaw mo ba? Wala ka bang plan? No. Ano to, joke? Paano tayo mag-best friend? Very proud ako sa kanya. Iba yung babae, independent talaga eh. Yung alam niya sa sarili niya, kaya niya. Nung nag-i-start ako, 4 digits lang yung kinikita ko sa YouTube. 5,000, ganyan. Ngayon, sa awa ng Diyos, nung tumagal, nabibiyayaan na niya ako ng mas malaki. Maraming salamat sa suporta niyo, mga bibi. At matapos ang ilang taong pagtsitsaga, si V na palawak pa ang kanyang negosyo. Meron na siyang sariling cosmetic line, clothing line, at milk tea shops. Thank you so much for coming. May bahay na tayo. Wala na akong pera. Nakabili ako ng bahay namin ng pamilya ko. Ang ganda. Pinapakuha ko na TMJS ng shot ng bahay ni B. Pasensya na kung malunggay lang yun na ipadala ko sa inyo. Nagkaroon ako ng mga sasakyan. Merong mga kumuha sa akin ng mga malalaking brand at ginawa nila akong brand ambassador. Hindi ko na-expect yung mukhang to makukuha. Thankful talaga ako sa mga biyaya ng Diyos. Kailangan natin mag-groom. Kailangan natin mag-laundry. Tapos may meeting tayo ng core. Ako, kailangan kita. Pero ano kaya ang sikreto sa kanilang happy and long relationship? Healthy competition kami. Hindi ko alam kung magkano ang pera ni Kong at hindi niya rin alam kung magkano ang pera ko. Nahanap ko lang din yung partner ko na makakatuwang ko dun sa bagay na gusto ko. Open yun, para sa'yo. Mali pala. Abalaman sa kani-kanyang buhay, sinisiguro pa rin daw nilang may oras sila sa isa't isa. Pag tinitignan ko si B, nakikita ko na yung taong makakasama ko habang buhay. Hindi ko madodrawing yung buhay ko kung wala si Kong. Dahil sa pamilya ko at dahil din kay Kong, kung paano ko narating, kung ano man yung meron ako ngayon. Pagbutihin mo lang, malayo pa ang mararating mo. Very proud ako sa'yo. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Sana magpatuloy yung success mo at magpatuloy ang gigil mo sa buhay. Nagsisimula pa lang tayo. Para maging matagumpay sa love life man o career, take it from V. Dapat pareho itong pinaghihirapan. Hanapin niyo yung partner niyo na masusuportahan din kayo dun sa mga bagay na gusto niyo. Hilaan pataas. Iwalang inggit. Tulungan lang talaga. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.